Hello guys, good morning. Hello people of Vietnam and also all my friends around the world. Good morning sa inyo. Today is Saturday, so it's my off day. Yay! Finally off day ko. Pagpasensya niyo na ang mukha ko. This is me. I woke up like this. Kala mo naman ang ganda, you know? Ayan, so ang mga kilay, syempre hindi pa plakado, so ayan, pero that's the natural beauty in the morning, di ba? Sabi nga, doon makikita ang ganda pagkagising kasi wala pang mga moke up. Alright guys, so ito siya, day off. So, normal routine of course, clean the house. Though meron ditong service part of the renta mo is nililinis nila 2 times a week yung apartment mo. Papalitan nila yung beddings ng once a week. O, diba? Parang nasa hotel ka rin. Ayun. So, pero syempre, you have to clean it up pa rin on your own kasi minsan hindi rin siya katulad nung ine-expect mo na ganun kalinis. Especially kung malinis ka sa bahay, diba? Ayun. So, ayan guys. So, katabi ko palagi ang aking trabaho. So, minsan nagpupuyat tayo. Siyempre, kaumpisa ko lang sa work. I have to settle a lot of things. So, kailangan maplasta muna siya. Then, banat na tayo. Diba? Laki ng pressure, no? So, kailangan natin paunla rin ang negosyo ng boss ko. Okay. So, that's it for today. By the way, ngayon magluluto ako ng gulay. And then, I'll be eating rice since this is Saturday and I consider today as my cheat day! So, kain tayo ng rice, no, pag may time. Ayan, magluluto ako ngayon ng gulay. So, pakita ko sa inyo on how to. Ayan guys, ayos-ayos naman ako konti, diba? Para naman may kilay. Okay, so ngayon, lulutuin natin is ito, bagu beans, and then toge na merong giniling na beef. So, yung beef, pakukuluan lang natin yon. So, ayun, pinalalamig ko na siya. Ayun, so ang gagawin natin is, papakita ko sa inyo step by step kung paano ko siya lutuin. Ayan guys, bago tayo mag-umpisa, share ko lang ha, katangahan ko lang dito eh. No? Ayan, hindi ko alam kung paano gamitin yung kanilang ano. Ito. Diba? So, finigure out ko pa siya kung paano ko siya gawin. Eh, nag-iisa ako dito. Nahiya naman akong magtanong doon sa reception. Yan, pakita ko sa inyo ha, kung paano siya gamitin. At least, di ba, every day is a learning day. So, ituturo ko na sa inyo para just in case ma-encounter nyo. Sensya na kayo, wala sa bundok te. Sige, pakita ko mamaya. Ayan, ang brand niya is, ayan, Kata, and then, Schott Ceran. Ewan ko kung napronounce ko tama yan. Bahala na kayo. Ayan, so, yun, naka-on na siya doon. Ngayon, pipindutin lang natin to. So, ito muna ang pipindutin mo. Ayan, iilaw na siya, right? So, 2 burners yan. Dalawang pot yan. So, pipindutin mo kung either right or left. Okay, right tayo. Dito lang ako sa maliit. Tapos, saka mo i-adjust yung kung ano yung heat niya. Ayan, makikita mo na. So, hanggang 9 kung gusto mo medyo mabilis-bilis. That's it, guys! O, diba? So, pakukuluan mo na lang. Ayan, tumutunog na. So, of course, syempre, para huwag mangamoy ang iyong unit. So, i-oo natin yan. Ilawan din natin para social. Ayan na. Ah, mahina lang. Kasi hindi naman yan mamantika. Usok-usok lang siya, di ba? O, ayan guys ha. Alam nyo na kung paano. Susunga-sunga lang, di ba? Anyway, at least, di ba, every day is a
learning day. So, we will learn few things, new things every day. Ang importante natututo, no? Hindi tayo nai-stuck sa isang bagay na pag hindi mo na alam, ay bahala ka na nga, di ba? Hindi mo na aalamin kung paano resolbahan. So, dapat ganyan sa buhay. Pag nakikita mo medyo mahirap ang buhay, laban lang, di ba? Gawa ng paraan, okay? Diskarte, kumbaga. Okay, mga mommy dyan, nakatulad kong strong woman, kailangan laban lang sa buhay. Okay, nakasalalay ang pamilya. Kumukulo na siya. So, durug-durugin lang natin. Wala pala ako ditong sandok. So, yun, isa sa mga bibilihin ko. Actually, mahilig akong magluto, guys. Pero, hindi ako professional. Okay, saktong, ano lang, saktong malasa ang pagkain. O, diba? Pero, ano, shout out sa mga anak ko. Gustong-gusto naman nila ang luto ko. O, diba? Minsan, ni-invite ako dun sa bahay nila para paglutuin ng kung anong kinikrave nila. Like, kare-kare, asado, ganun, sinigang. O, ayan. Name it. Kung alam ko lang naman. Okay. Ayan. So, yan, kumukulo na siya, right? So, lalagyan natin ng konting timpla. Ngayon, ayan, as in, kalahating teaspoon lang ng asin, tapos paminta, tapos nilalagyan ko ng sugar, konti lang din. Ito yung pinaka-betching ko. So, matagal na ako, guys, hindi ko magamit ng betching, no? So, ayan, kung maaari, iwasan na natin yung mga masyadong seasoning. Masarap siya, guys, pero may effect kasi siya sa katawan nyo later on. So, ayan, so, ganyan. Ganyan na yan. Actually, pag nasanay naman kayo na ganito yung mga kinakain nyo, masarap na rin yan kahit may konting lasa. Healthy pa, di ba? Walang mantika. Oh, ganyan lang siya. Mm. Tapos, mamaya, yung gulay natin, pagkagayat, oh, yahalo ko na siya dyan. Yun na yun. Siyempre, di ba? Tapos, hindi masyadong lutong-luto para medyo crunchy naman. Ganyan lang siya. Simple as that. Ayan na guys, nilagyan na natin ng gulay. So, lalagyan na natin toge at saka yung bagyo beans. Sa mga may arthritis, ayaw nila to. Kasi lalo daw, lumalala ang kanilang mga arthritis. So, yan ang sinasabi ko. Huwag nyo impayan na magka-arthritis at kung ano-ano pang sakit pag nagka-edad, diba? So, dapat maaga pa lang, bata pa lang, healthy living na, healthy diet, and then exercise. So, needed talaga siya. Okay, mga mamshies, encourage ang mga anak na mag-workout. Alright, that's it. Ala, ang laki ng aking kawali. So, kung ano lang ang meron dito, guys, yun na lang gamitin natin. And, itong strainer ko pula, alam, lalo na ng mga anak ko, alam na alam nila ang gusto ko, paborito ko sa bahay, e color green. So, pag sa bahay ko to, green ang mga gamit ko. Ayan, guys. Init, mainit. Ayan na. So, ayan. Konting, ano lang, para crunchy siya. Tapos, yan na. Pwede na siyang kainin. Diba? Masarap sa gulay pag medyo crunchy-crunchy pa. So, wag yung overcook. Ayan. So, that's a healthy living. A healthy food. Tapos, syempre, konti lang ang kanin. Hindi porket cheat day mo ay isang rice cooker na ang kakainin natin. Kakain lang tayo ng konting kanin for now. Mga half, one cup, the maximum. Diba? So, and then by tomorrow onward, so balik ka na naman sa diet mo. Ayun guys, ready na yung food natin. So, sakto lang yung kanin. And of course, ito pa, maraming niluto ko. So, pwede pa yun maghapon kainin. O, diba? Welcome to my living room / dining room. O, diba? So, alam niyo naman, pag mga space na maliliit lang, syempre, gagawin nilang anong tawag doon? Gagawin nilang ma-maximize lahat ang space ng bahay mo kahit gaano siya kaliit. Diba? So, kung may visitors ka, dito na kayo magluto, kain, at the same time, yun na yung sala mo.
Ayan. So, kain na tayo may healthy food. Okay? So, dapat next time sa kakain ko ng ganito is mawala na itong mga tabang to. Pilit na yung braso ko. Okay. So, thank you so much for watching and please don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel to your friends. Okay? So, keep watching and God bless you all.